Second Bobo Stir, inirekomenda sa OFWs at uniform personnel. Smartmatic hackers, walang kakayahang mang hocus-focus ng May 9 polls ayon sa anti-cybercrime group. Wall of Flowers, itinayo sa Lviv bilang pag-alala sa mga Ukrainians na namatay sa gyera. 40 bansa, magpupulong sa Germany para sa pagpapalakas sa depensa ng Ukraine. Biden, nagbigay ng unang pardons of presidency. Russia, ititigil na ang pag-supply ng gas sa Poland. Ilang grupo ng mga mamamahayag, nagpahayag ng pangamba hinggil sa pagbili ni Elon Musk sa Twitter. Germany, sumang-ayon na magbibigay ng heavy weapons sa Ukraine. UN Chief, personal nang nakipagkita kay Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ng ceasefire sa Ukraine. Baron Geisler, nakapagtapos na ng theology. Second Bobo Stir, inirekomenda sa OFWs at uniformed personnel. Umapela si National Tuklamation Czar Carlito Galvez Jr. sa Health Technology Assessment Council na madali na ang pagsasapinal nito ng guidelines para sa pagtutuklam ng fourth dose ng bakulam sa mga healthcare workers, senior citizens, at iba pang vulnerable sectors. Sa taped press briefing ng IATF kasama si Pangulong Rodrigo Duterte, nanawagan si Galvez sa HTAC na isapinal na ang pag-administer ng second Bobo Stir sa iba pang sektor maliban sa mga immunocompromised. Ito aniya ay para mapaghandaan ang inaasahang surge o ang muling paglobo ng mga kaso ng bidgo sa bansa. Maliban pa rito, inirekomenda rin nila na isama na sa priority ng fourth dose ang mga seafarers at iba pang mga overseas Filipino workers. Ayon kay Galvez, kinakailangan na ring matukalaman ng fourth dose ang mga OFWs sapagkat isa na ito sa requirements ng mga overseas employers. Sa katunayan, sa Qatar at sa UAE, ay nahihirapan na ang deployment ng ating mga kababayan dahil wala pa silang fourth dose ng taklam. Smartmatic hackers, walang kakayahang mang hocus-focus ng May 9 polls ayon sa anti-cybercrime group. Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, na wala namang kakayanan ng 3 na arestong mga hacker na manipulahin ang resulta ng nalalapit na halalan. Martes nang kinumpirma ni CICC Secretary Cesar Mancao ang pagkakahuli sa 3 alleged hackers na di umano'y nagbanta sa Smartmatic at Comelec na ilik ang nasa 60 gigabits na data mula sa Polbody. Paliwanag ni Mancao, hindi kaya ng 3 mga hacker na ito na hocus-pocus ang bilang ng mga boto lalo na't ang na-penetrate lang ng mga ito ay ang data hanggang sa Comelec preparations lamang. Wika nito, malabong makompromiso ang resulta ng eleksyon lalo na't marami pang layers ng protection ang Comelec system. Aniya, patung-patong na seguridad ng Comelec gaya ng encryptions, passcodes, at firewalls para hindi basta-basta makokompromiso ang data nito. Samantala, sa isang panayam, ay tumanggi na munang kumpirmahin ni Mancao kung mayroon nga bang individual o politiko na nasa likod ng paghack. Magkakaalaman na lang umano kung mayroon bang nag-utos ng panghahack sa 2022 elections sa pagsisiwalat nila sa korte. Matatanda ang naaresto ng mga operatiba ng CICC ang 3 miyembro ng OZOS Group, na di umano'y responsable sa paghahack ng ilang election-related data mula sa Comelec. Una nang kinilala ang mga ito na sina Joel Ilagan, alias Borger, Adrian Martinez, alias Admin X at Jeffrey Limpiado, na may mga alias na Break, Vanguard, Universal at LRR. Wall of Flowers, itinayo sa Lviv bilang pag-alala sa mga Ukrainians na namatay sa gyera. Nagtayo ng Wall of Flowers sa western city ng Lviv bilang pag-alala sa mga Ukrainians na namatay sa pagsalakay ng Russia. Ayon sa creator nito na si Leo Soto na nagmula pa sa Florida, USA, ito ay itinuturing niyang Wall of Hope. Gamit ang mga artificial na bulaklak na galing Poland, makikita din sa memorial ang mga larawan ng mga Ukrainian soldiers at civilian na namatay sa gyera. Agaw pansin at kasama din sa memorial wall ang 11 years old na gymnast na si Katrina Dietchenko na nasawi, matapos tamaan ng missile ng Russia ang bahay nito sa Mariupol City. Patuloy namang dinadagsa ng mga tao ang memorial wall bilang pakikiramay at pag-alala sa mga nasawi. 40 bansa, magpupulong sa Germany para sa pagpapalakas sa depensa ng Ukraine. Nagsasagawa ng emergency talks ang 40 bansa sa Germany para palakasin ang depensa ng Ukraine, na pinaniniwalaan ng US Pentagon Chief na maaring manalo laban sa Russia, kung mabibigyan ng mga kaukulang pamamaraan at suporta. Ang pulong na ipinatawag ng US sa kanilang Ramstein Air Base sa southwestern Germany, ay nakatutok sa paggawa ng mga bagay na makakakuha ng karagdagang capability at capacity para sa Ukrainian forces. Samantala, bago pa man ang pulong, nagbigay na ng go signal ang Germany na handa silang payagan ang deliveries ng mga tangke papuntang Ukraine, na magiging major switch sa cautious policy vis-a-vis defense equipment supply ng Berlin para sa Kyiv.
Una nito, hinihirit ng Kyiv ang heavy artillery at mga tangke para malabanan ang Russian forces na nagtatangkang makuha ang buong kontrol ng kanilang malawak na Southern Plains at ang eastern region ng Donbas. Biden, nagbigay ng unang pardons of presidency. Ginamit na ni US President Joe Biden sa unang pagkakataon ng kanyang clemency powers, kasabay ng pag-anunsyo ng pagbibigay nito ng pardons para sa tatlong individual, kabilang na ang first black man na magsisilbi na Secret Service detail sa White House. Kaugnay nito, inanunsyo rin ni Biden ang commutation ng sentences para sa 75 na iba pa, lalo na para sa mga nagsisilbi ng mahabang terms para sa non-violent drug offenses. Sa kanyang pahayag, sinabi ng President na ang Amerika ay isang bansa ng mga batas at second chances, redemption, at rehabilitation. Dagdag nito, ang pardons ay para sa mga tao na nagpapakita ng kanilang commitment sa rehabilitation at nagsisikap araw-araw para maibalik at makatulong sa kanilang komunidad. Russia, ititigil na ang pagsupply ng gas sa Poland. Dulot ng tumataas na tensyon sa kanlurang bahagi ng Ukraine, ipinaalam ng Russian energy giant Gazprom sa state-run gas firm ng Poland na Pagneg, na sususpindihin na nito ang gas supply sa Yamal pipeline simula Miyerkules ng umaga. Noong April 26, ipinaalam ng Gazprom sa Pagneg, ang intensyon nitong ganap na suspindihin ang mga delivery sa ilalim ng kontrata ng Yamal simula April 27. Samantala, hindi pa kinumpirma ng Gazprom na ang supply ng gas ng Russia sa Poland ay nahinto. Gayunpaman, binigyang diin ni Gazprom spokesperson Sigi Kuprianov na ang Poland ay dapat magbayad para sa Russian gas supplies sa rubles, ang demand na tinanggihan ng Warsaw. Nauna nang nagbigay ng ultimatum ang Russia noong nakaraang buwan sa mga unfriendly nations, dapat nilang bayaran ang kanilang enerhiya sa rubles simula April 1 upang hindi maputol ang kanilang supply. Sinabi naman ng Pagneg na handa itong kumuha ng gas mula sa iba't ibang direksyon, kabilang sa pamamagitan ng mga koneksyon ng gas sa kanluran at timog ng mga hangganan nito, at ang liquefied natural gas terminal sa hilagang kanlurang daungan ng Swinoujscie. Sinabi rin nito na halos 80% na puno ang underground gas storage nito. Ilang grupo ng mga mamamahayag, nagpahayag ng pangamba hinggil sa pagbili ni Elon Musk sa Twitter. Nagpahayag ng pangamba ngayon ang ilang grupo ng mga journalists hinggil sa ginawang pagbili ni Elon Musk sa Twitter. Ito ay dahil sa palagay nila, ay makakasira sa media freedom ang ginawang pagbili ni Musk sa Twitter. Paliwanag ng International Federation of Journalists and the European Federation of Journalists, ang ginawa raw kasi na ito ni Musk, ay maglalagay ng labis na kapangyarihan sa kanyang mga kamay, na maaari namang makapinsala sa mga pagsusumikap ng marami, napigilan ang paglaganap ng bullying at disinformation sa naturang online media. Ayon kay IFJ General Secretary Anthony Bellanger, extension daw kasi ng mga journalist's office ang Twitter. Anila, sa ilalim daw kasi ng pamamahala ni Musk, ay posibleng mapunta sa maling direksyon ang Twitter sa pamamagitan ng exacerbating ng mga oportunidad, na atakehin ang mga mamamahayag at pagbantaan ang mga ito. Samantala, magugunita, na una nang sinabi ni Musk na layunin niyang palawakin ang sistema ng verification ng mga Twitter users kung saan ay maaring mabawasan ang mga hindi kilalang pang-aabuso sa platform, ngunit magdaragdag ng takot sa mga mahihinang grupo na mas gustong panatilihing lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Germany, sumang-ayon na magbibigay ng heavy weapons sa Ukraine. Inanunsyo ng German Defense Ministry na pumayag ang Germany na maghatid ng mga anti-aircraft tank sa Ukraine. Isang hakbang na binibigyang diin ang malaking pagbabago sa diskarte nito sa pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Ang pangako na ihatid ang mga sistema ng anti-aircraft systems ng Gepard ay inihayag ni Defense Minister Christine Lambrecht sa isang pulong ng mga opisyal ng International Defense Officials na isinagawa sa Ramstein US Air Force base sa Germany. Ito ay makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon na sumang-ayon ang Germany na magbigay ng ganitong uri ng mabibigat na armas sa Ukraine habang nilalabanan nito ang pagsalakay ng Russia. Napag-alaman na ang Gepard systems ay na-phase out na mula sa active duty sa Germany noong taong 2010. Noong una, ay nilabanan ng Germany ang mga panawagan na magbigay ng armas sa Kyiv, sumasang-ayon lamang ito na magbigay ng humanitarian help at medical equipment. Ang pamamaraang iyon ay naaayon sa patakaran ng Germany na may ilang dekada nang hindi pagbibigay ng mga lethal weapons sa crisis zone. UN Chief, personal nang nakipagkita kay Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ng ceasefire sa Ukraine. Personal nang tinungo ni UN Secretary General Antonio Guterres si Russian President Vladimir Putin para isulong ang ceasefire sa Ukraine. Ito ay matapos na mag-failed ang ipinadalang diplomatic representative ni UN Chief Guterres para kumbinsin si Putin para itigil na ang gera sa Ukraine
kasunod ng babala ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ng banta ng World War III. Unang binisita ni Guterres ang Turkey kung saan, unang isinagawa ang peace talks sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos ang pagbisita ni Guterres ngayong araw ng Martes sa Moscow, sunod na magtutungo ito sa Kyiv para makipagkita kay Ukraine President Volodymyr Zelensky sa araw ng Huwebes. Isa ang UN chief sa mga paulit-ulit na nananawagan para sa humanitarian ceasefire o pagtigil ng kaguluhan sa Ukraine. Baron Geisler, nakapagtapos na ng theology. Masayang ibinahagi ng aktor na si Baron Geisler na graduate na siya sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in Theology. Ito ay sa pamamagitan ng mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Instagram, nakuha mula sa dinaluhang commencement exercises sa All Nations College sa Antipolo City. "My journey has reached its goal, and opened a way before me. Thank you Lord," sabi ni Baron sa caption. Kaugnay nito, labis ang pasasalamat ng aktor sa kanyang mentor dahil sa pag-guide sa kanya sa naturang journey, at natupad na ang isa sa mga ipinagdarasal niya na makapagtapos ng pag-aaral. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.